Totoo po bang bawal ang ROTC? Totoo po bang bawal ang ROTC? Sabi ng pambansang bayani. Bakit po ibinabawal ng kabataang makabayan ang ROTC? Sinabi po ba ni Dr. Si Rizal na bawal ang ROTC? Bawal po bang ipagtanggol ang bansa? Basahin po natin, ano? Mababasa po yan sa paragraph 2 kung ipinagbawal ni Dr. Si Rizal ang ROTC. Sabi ni Dr. Si Rizal, in fields of battle, deliriously fighting, other give you their lives without doubt, without regrets. The place matters not whether cypress, laurel, or lily, on a flank or open field, in battle, in combat, or cruel martyrdom, it's all the same if the home or country ask. So bakit daw po kinakailang ipaglaban? Bakit daw kinakailang magbigay tayo ng buhay? No? Nang walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Dahil kinakailangan daw na ibigay sa atin ang bansa. Ibig sabihin, huwag nakawin sa atin ang bansa. Bakit kinakailang huwag nakawin sa atin ang bansa? Dahil tahanan daw ito ng Diyos. Ayan po. Tahanan daw po ito nung kaibigan niya na foreigner. Tahanan daw ito nung mga tao, no, na ginagawang kapighatian ng kanyang kapighatian, ang kanyang bansa. Ang ibig sabihin nun, kung inaapi ang bansa natin, dapat tayong masaktan na para ding sarili natin na pagkatao ang ating bansa. Kung may mga pinapatay na mga Pilipino, dapat tayo ay makiiyak sa kanila, makidalamhati sa kanila. At yan po ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, pray for all unfortunate ones who died. Bakit sila namatay? Pinatay sila ni Emilio Aguinaldo. Hindi ba pinatay yung kababata niya, si Andres Bonifacio? So, anong karapatan ni Emilio Aguinaldo na maging presidente at magtayo ng flag niya? Eh, siya ang pumatay dun sa kababata niya. Yun ang ibig pong sabihin niya. For all who suffered torments unequaled, di ba hanggang ngayon yan, na pinaghihirap tayo, hirap na hirap na nga tayo sa ulam natin, na ang laki-laki ng ating karagatan ay hinaharangan ng China. At dahil kanila daw itong Pilipinas, si Jose Rizal ay dugo daw nila. Eh, pinahiram ba ni Dr. Jose Rizal yung dugo niya dito sa dayuhan? Di ba? Hindi niya pinahiram. Inialay niya yung buhay niya. Isinuko niya sa bansa niya. So, paano niyang, sinong kukuha ng, kung nakasuko na ang dugo ni Jose Rizal sa bansa niya, ay sino pa ang kailangan kumuha ng dugo niya? At magkaroon ng, ano, ng blood transfer. Wala naman sinasabi si Jose Rizal na nagkaroon siya ng blood transfer. Dahil ibinigay na nga niya. Yung huling buhay niya, ibinigay niya sa bansa niya noong December 30, 1896. Yun ang kauli-huli ng hininga niya, ibinigay niya sa bansa niya. O sino pang kukuha? O, yun ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, na hindi pwedeng patungan ng mga INTSEK ang kasaysayan natin. Hindi pwedeng patungan ng People's Liberation Army ang kasaysayan ng ating militar. Kaya bawal po dito yung New People's Army at saka People's Liberation Army. At ang mga legal po dito nagtatanggol ng bansa ay kinakailangan dumaan ng ROTC. Yan po ang sabi ni Dr. Si Rizal. Bakit daw po kinakailangan dumaan tayo ng ROTC?
para bigyan daw natin ng buhay ang ating bansa. Ibig sabihin, huwag nating ipasakop sa mga mamamatay tao, mga alipin, mangluloko, manggagantso. Oh. Kasi pag namatay yung bansa natin, wala daw tayong titirhan. Bakit wala tayong matitirhan? Babawal na, babawal tayong kumain, babawal tayong mangisda, babawalan tayo na sa ating mga lupain. Nanakawan tayo ng mga lupain. O kung tayo malalapa, nanakawan ng mga lupain, ng mga anak bayan, anong matitirika ng ating mga tahanan? Dahil ididumulis lang pala tayo at i-relocate. Yan po ang nangyayari. Ganyan po yun ng panahon ng Maura Law. Ngayon, ang panahon ngayon ay yung Belt of the Road, Silk Road ng China. At liligisin ang mga lupain ng mga Pilipin dyan. Matagal na tayong nililigis. Oh. Wala naman si Dr. Rizal, si Dr. Rizal na sinabi na isinusuko ko yung buwan sa mga ancestor ko sa China. Wala siyang ancestor sa China. Pag sinabing Eden po, diyan po nagmula ang kanyang ancestor, hindi po dumating ang ancestor niya galing sa ibang paraiso. Pag sinabing Eden, Diyos ang lumalang ng tao sa lupain ng Pilipinas at diyan kinuha sa lupain ng Pilipinas ang anyo ng unang tao na Pilipino. Yun po ang ibig sabihin ni Dr. Rizal. Ay di kung gusto nyong gawing Eden yung China, ilagay nyo muna yan dito sa Sea of the Orient para maniwala tayo na diyan galing si Rizal. Ngayon, pipilitin ng mga Chinese historian na ang perlas ng silanganan ay yung China, ay di hatakin nyo yan dito sa gitna ng Pasipiko para magkatotoo yan sinabi nyo. Oh. Tapos sasabihin nyo na grandfather, yung grandfather ni Rizal ay founding father ng Pilipinas. Kailan sinabi nung si Rizal na siya ay gumawa ng atmosphere? Ayan o. Kailan niya sinabing siya ang gumawa ng space? Kailan niya sinabi na karibal niya yung Diyos sa paggawa ng lahat ng mga bagay dito sa Pilipinas? Kaya malaking kalukuhan po yan na may dugong intsik si Rizal. Hindi si Rizal mangluloko. Hindi po siya manggagantso. Sinabi po niya kung sinong lumalang ng tao dito sa Pilipinas. Yung pong Diyos. Yan po yan. So bakit tayo maniniwala sa bagong literatura na yung militar natin, terorista, at yung New People's Army at saka People's Liberation Army ay may dugo ni Rizal? Oh, hindi ba dinadown lang ang dugong Pilipino niyan? Inaapakan lang niya mga yan? Magnanakaw ng kasaysayan niyang mga intsik, tanggapin niyo na ang katotohanan. Salamat po. Pasensya na po kayo, nagagalit na ako dahil bingi ang mga Pilipinong Katoliko. 500 years na kayong niluloko ng simbahan nyo. Lahat ng People's Liberation Army at New People's Army silang nagbautismo. Ay kung gusto nyo maniwala dyan sa simbahan Katoliko, lagyan nyo ng armas yung simbahan. Yung mga santo dyan, lagyan nyo ng baril. Isama nyo si Xi Jinping na Diyos-Diyosan ninyo dyan sa altar nyo. Wala nang maniwala dyan. Sorry, pero yun ang totoo po. Niluloko nyo yung sarili nyo. Kailan ba kayo nakaapak dyan sa mga eskwelahan ng mga mamahaling eskwelahan na University ng Katoliko? Ayang pera nga ay galing sa mahihirap. Kailan ba kayo nakapasok sa St. Luke na ang simbahan ang naggasto sa inyo? Ayan ay pera ng simbahan. Pera ng tao. Ako. Kaya ako nagagalit dahil mahal ko kayo. Di ba sabi ng Panginoon, pinapalo niya yung kanyang iniibig. Magbasa po tayo ng Biblia. Ayaw nyo ng palo ng Panginoon. Ang gusto nyo, palo ng mga magnanakaw, palo ng mga mamamatay tao.
Magpasakop po kayo sa Diyos, hindi po sa reliyon na pumapatay ng kapwa nila Katoliko. Nagko-convert po yung mga Intsek dyan para ma-access ang Pilipinas at mapagnakawan. Nakakakita na Katolikong Amerikano, Katolikong Intsek at Katolikong Pilipino maglalaban-laban dyan sa agawan sa teritoryo. At pagkatapos, din nyo na alam kung sino kakampihan nyo. Magbasa po tayo ng sulat ni Rizal, hindi yung magbasa tayo ng pangluloko ng mga pare. Ilang beses tayong dinalhan ng Mama Mary, ha? Si Janet na polis, may dalang Mama Mary. Si Cory Aquino, may dalang Mama Mary, pero ang itinayo pala itong mga komunista. Ay wala na tayong bansa dahil nakatingin tayo sa bulag na santo. Yun po ang katotohanan. Sorry po, pero yun ang ilang taon na tayong sakop ng Kastila. Di nagbabago eh. Kailan naman nag-unlad ang Pilipinas? Hanggang ngayon mahirap. Damay-damay na tayo sa kalukuhan ninyo.